Good morning, guys. Elezz vlog. Kape tayo. Alam nyo, guys, kaya ako nagsikap mag gawa ng ano, ng YouTube, ng nagawa ko ng YouTube. At lagi nag-upload araw-araw kahit maumay kayo sa pagmumukha ko dahil wala akong ginawa kundi magdaldal. Hindi naman ako makalabas, guys, para ma-expose ko yung mga view dito sa Abu Dhabi. Alam mo naman, kadama tayo. Isang linggo, isang bis ka lang makalabas. Diba? Kaya, magdadalan tayo, guys, ha? Pakinggan nyo na lang yung salita, mga ano ko. Hinain ko ba? Tulungan nyo naman ako na dumami yung subscriber ko. Malike and follow nyo yung aking YouTube channel, Elezz Vlog. Nangangampan niya ako, guys, kasi tutulungan ko yung papa ko. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin, paano ko tutulong ng malaki. Kasi ang injection niya is 1-2 every day. Saan naman kami kukuha ng kapatid ko? Yung kapatid ko naman na nasa Turkey, siya yung gumagasto sa bahay niya. Sa mga anak niyang dalawang college. Shout out ulit kay Lizelle Rondes. May YouTube channel po siya. Lizelle Rondes. Yun nga po, guys, kaya marami talaga siyang gastusin kasi siya yung nakaano doon, nakaatang doon dahil yung magulang ko doon doon yung mga anak niya nakatira. Kaya every na may sakit yung papa ko. Ang kapatid ko na yan na si Lizelle ang laging nagbibigay ng ano, malaking halaga pang operasyon sa liig niya. Una, noong time na yun, hindi pa ako nag-FB. Ano ako, sobrang sub-sub sa panganganim baboy nung nasa Pilipinas ako. Galaga ako ng baboy, guys. Napapaanak ng baboy. Kasi tumutulong din naman ako sa pamilya ko para kahit papano makasurvive din kami. Kasi mahirap ang buhay, di ba? Bago lang naman ako, guys, nag-abroad. Nag-start 2019. Bali, mag one and a half pa lang ako dito sa Abu Dhabi. Humingi ako ng tulong sa side ng papa ko para maayos ko yung passport. Kaya, shout out po sa tumulong sa akin, si Rose Di Joya, si Auntie Roselle. Maraming salamat sa pinsan ko. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makaalis dito. Hindi ako maka-abroad. Kaya, kung hindi ko pa nasuklian yung tulong na binigay niyo sa akin, siguro sa darating na panahon, makakapagbigay din ako ng kahit kunting tulong sa inyo. Kaya, shout out po sa Rondes family na tumutulong po sa akin para maayos ko po yung passport ko. Ngayon, yun po, tulungan niyo lang po ako na ma-notify ako dito sa YouTube. Kasi, hindi lang po sa papa ko na tutulungan ko. Marami pa akong tutulungan. Kaya lang, ang pera po, kailangan. Yun. Kailangan po ng pera. May nakita po ako dun sa isang grupo namin. Nakita ko yung profile ng bata. Nakita ko yung stepfather nila. Kasi itong batang to, iniwan din siya ng magulang niya. Ng papa niya. Pinagpalit sila sa iba. Tapos yung mama niya, nag-asawa ulit. Yun. Hindi ko na-mention yung pangalan niya. Kasi mahirap naman yun. Gusto ko pong tulungan tong pamilya na to kasi kahit pa paano naging kaibigan ko to eh. Masaklap lang, nag-asawa kaya siya ulit. Yun, nabalo naman. Nakita ko yung sitwasyon nila, kung mahirap kami, mas mahirap sila. Kaya parang naalala ko yung kabataan ko. Nawa ako dito sa pamilya na to pero mahirap lang po. Para same lang kami, mahirap sa lugar namin. Yun, kaya gusto ko po sila tulungan kung
itong YouTube channel ko ma-notify. Tutulungan ko rin po sila. Maging unang sahod ko po, itutulong ko muna sa aking papa. Kasi, humihingi yung kapatid ko, sabi niya, Elezz, tulungan mo ako, 18,000 a month. Hindi ako umimik, guys. Kasi, hindi sapat. Ang sahod ko, 19,000 lang. Dahil ang baba ng currency. Kada buwan, napapadala ng pera. Hindi ko alam kung paano ko babudgetin yung sahod ko. Paano ako makakaipon. Hindi pa, 1 and 6 months na. Dito ako, wala pa akong naipon. Ang hirap ng OFW, guys. Kasi akala nila, inspect nila, pag OFW ka, malaki sahod, dahil nandito ka sa ibang bansa. Hindi yan totoo. Kasi, the more na medyo malaki ang sahod mo, kaysa dun sa Pinas, mas marami kang bayarin. Maraming iniisip, guys. Kaya yung iniipon-ipon kong paunti-unti na ipadala sa Pinas, mga sabon, damit, hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung kailan ko i-dispose papuntang Pinas. Kasi budget nga, guys. Importante sa akin ngayon kahit pa paano makatulong ako sa papa ko. Kaya ang hirap, guys. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kapatid ko. Basta sabi ko lang, tutulong ako. Magpapadala ako, mag-aabot ako. Pero hindi ako magsabi na hati kami. Hindi ko rin siya sinabi na obligahin ko siya, na siya na lang. Hindi. Tapos yung iba ko namang kapatid, yung isa nag-alaga sa papa ko. Yung anak niya naglilinis ng sugat ng papa ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Glenn kasi nandyan siya, dahil yung dalawa kong kapatid medyo malayo. At nagtatrabaho din. Kaya, shout out Glenn, maraming salamat. Kasi nagtutulungan tayong magkapatid para sa papa natin. Kahit lagi nating payuhan yung papa natin na ingatan ang sarili, alam mo naman si papa, may sariling isip, may sariling paninindigan. Pag ginusto niya, gusto niya. Kaya tayong bilang anak, kahit matigas ang ulo niya, pag nagkasakit, tutulungan talaga natin. Wala naman tayong magagawa . Kasi yun ang responsibilidad natin bilang isang anak. Kasi may pamilya din tayo, may anak. Kung ano yung pinakita natin, yun din ang magagawin nila pagdating ng tayo tumanda. Marami akong pagkukulang sa papa ko, sa mama ko. Kasi naging malayo ang loob ko sa kanila. Hindi ko na mention kung bakit. Yung mga nakakaalam sa story ko, yun siguro. Pero wag naman natin i-broadcast dito sa YouTube. Kaya maraming salamat, guys. Tulungan niyo po ako na ma-notify at madagdagan yung subscriber ko. Nangangampan niya po ako sa inyo, guys. Kasi sabi niya ng kapatid ko, nilalagnat nga daw ng lagi yung papa ko. Yung sugat niya, lumalala. Kita na daw yung buto. Pero pag gumaling yun, dahil ini-injectionan nga kada araw, 1-2, nililinisan ng mama ko. Kung dali naman sa ospital, baka maputol nga ang paa. Kaya sabi ng mama ko, sa private nila dinadala, injection araw-araw, tapos bukod pa yung maintenance niyang gamot, saka yung pampatuyo sa sugat niya. Halos halos kalahati ng binti . Nung makita ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, utak ko, blanco. Kasi, sarat kasi . Katulad ngayon, hanggang ngayon, wala pa kaming sahod. Ano nangyari na? Tanong na ako sa kaibigan ko kung kailan ang sahod, kasi gusto ko na magpadala. Nagtatanong na yung kapatid ko. Atin, magpadala ka na ba? Ano ipapadala ko, guys?
Hanggang ngayon wala pa, yun ini-screenshot ko na lang guys. Kasi, para makita naman nila na totoo yung sinasabi ko. Sabi ko nga eh, kung marami lang akong kaibigan sa Facebook, kaya lang puro nga kamag-anak ko to. Madali, madali para siguro na maano ako magkaroon ng subscriber. Kaya lang, may nakita kasi ako sa YouTube na ano eh, guys eh, na simula din siya sa konti. Sabi, napanood ko yung YouTube channel niya, sabi niya, mag-upload lang na mag-upload. Kasi darating yung panahon, pag nakita yan ng mga kakilala ng kaibigan mo, masubscribe ka rin at makita nila yung ano mo, yung story mo. Kaya yun po ang ginagawa ko guys. Ngayon ang dami niya ng subscriber. Nakita ko rin na, nabasa ko rin yung, panood ko yung kanyang vlog na ano, na walang wala din sila. Tapos yung magulang niya sira yung bahay. Kaya nakiusap din siya sa mga subscriber na tulungan siya. Ayun ngayon guys, ang dami niya na subscriber, kaya shout out po sa Elezz family. Yun. Kayo po yung ano ko. Kaya po ako nagsisikap na mag YouTube din. Lagi ko po kayo pinapanood, Elezz family. Rosana Elezz family. Kaya guys, kape tayo guys. Tulungan nyo ako guys. Hindi naman to para sa akin lang. Eh. Para din to sa aking magpapa. Salamat guys ha. Kung lagi ako nag-gir-gir sa inyo, lagi ako nagdadaldal. Kasi ito po ang buhay ng kadama. Ngayon po, maaga nag-ano ko. Nagdaldal kasi. Tulog pa yung mga alaga ko. Amo ko naman maagang umalis. Eh, kung mamaya ako magdaldal, yung aking alaga gising na. Kailangan ko pa silang igaguide sa kanilang home study. Kaya, limit lang po ang oras ko guys. Laging online pero hindi po ako masyadong makaka, ano, lalo na po yung kamag-anak ko na gusto mag-video call. Makita ako. May internet guys dito. Pero ewan, bakit ba ang video call? Hindi ako maka, ano, hindi ako maka video call kahit i-VPN ko pa. I-install ko pa si VPN. Wala. Kahit sila, hindi nila alam. Hindi rin sila nakakapag video call. Kaya, pasensya na kung hindi ako makaka-attend inyong video call kahit ang papa ko. Hindi ko siya makausap ng video call. Pwede audio call. At chat. Pero video call. Sana kung meron. Noon pa nag-video call na ako. Bakit hindi? Sino bang hindi mamiss ang Pinas? Ang pamilya sa Pinas, diba? Yeah guys. Please like and subscribe my channel. Elezz Vlog. Salamat guys. Maganda umaga. God bless you. Dito na lang po tayo. Salamat.